higit 100 ang nawalan ng tirahan sa Ternate sa Cavite dahil sa pagguho ng lupang dulot ng halos walang patid na pag-ulan. Muli namang nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Laguna na sinalantarin ng habagat nitong nakaraang buwan. Live pa rin mula sa Santa Rosa sa Laguna, my report si Jay Sabale. Jay? Jessica, sa muli nga pag-igting ng habagat, marami na namang nasalanta. Nabiktima rin ang mga dati nang nabiktima ng habagat nitong nakaraan na buwan. Lubog pa rin sa baha ang barangay Makabling sa Santa Rosa dahil sa halos walang patid na pag-ulang dala ng habagat. Ang mga residenteng sinalanta, isang buwan nang nananatili sa covered court. Hindi pa rin kasi naipapagawa ang mga bahay nilang nasira ng naunang baha sa ninang habagat. Kumisa na, kasamaan ako ng bula. Bakit po? Ano nga may nagbasketball yan? Ha? May nagbabasketball. Oo. Hirap na po ako sa buhay ko. Walang bahay. Hmm. Sila po willing ko yung konting tulong, di ba malaking tulong, yung kaunti lang. Natungkab naman ang lupa sa gilid ng ilog dahil sa rumaragas ang tubig. Habang ang ilang bahay, muntik nang matibag dahil sa nabiyak na kalsada. Pumutok po yan dyan, tapos umuga po itong ano namin dito. Kala namin lindol. Oo. Tapos pagtingin namin dyan, yun pala kalsada na balik. Noong nakaraang buwan, nung bumisita kami dito matapos manalasa ang habagat, buo pa yung semento sa kalsadang ito pero tungkab na yung ilalim. Pero kagabi matapos manalasa muli ang habagat, tuluyan nang bumigay yung semento at bumagsak na nga sa may tubig. Sa Calamba, Laguna naman, umapaw ang tubig sa mga karating lugar ng Laguna Dibay. Kaya ang ilang mangingisda, hinango agad ang kanilang mga isda sa takot na tumaas pa ang tubig sa lawa. Ang ilang residente, nagbaklas na ng kanilang bahay. Sa evacuation center na lang daw muna sila manunuluyan. Pero ang iba, ayaw umalis. Sa gitna ng kalamidad, pinuntahan ng GMA Kapuso Foundation ang ilang barangay sa Santa Rosa, Laguna para mamahagi ng tulong sa mga nasalanta. Sa Karatig probinsya naman ng Cavite, 7 bahay ang natabunan ng lupa sa barangay Sapang at Bukana sa bayan ng Ternate bandang tanghali kahapon. Wala mang nasaktan o nasawi, nawala naman ang tirahan ang mahigit 100 katao. Marami po kasing puno dyan eh, dati. Eh, pagka po bumabagyo, talaga natutumba yan. Kaya sabi ko, eh wala na pong puno. Kaya sabi ko, naku, eh pag ano yan, siguradong babaksak na yan. Pangalawang pagkakataon na ito, pero mas malala po yung nangyari ngayon kasi napakalaking volume po ng lupa yung bumagsak. Dahil sa malambot na lupa at posibleng pagguho ng malalaking tipak ng bato, hindi pa masimulan ang clearing operation sa lugar. Plano na rin ang lokal na pamahalaan na ideklara itong isang permanent danger zone. Makikipag-usap na ako sana talaga sa may-ari ng lupa para at least makipag-ayusin namin ang problemang ito. Bukod sa landslide, nagkaroon pa ng flash flood at storm surge sa ilan pang bahagi ng Ternate. Hanggang tuhod pa rin ang baha sa San Jose at San Juan na pawang mabababang lugar. Gadibdib naman ang tubig sa Sapang at ang mga taniman. Inabot na ng tubig mula sa umapaw na ilog. Kasunod ng masungit na panahon sa Batangas City naman, natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng isang mangingisda sa ilog kalumpang pasado alauna kahapon. Posibleng tinangay ang biktima ng malalakas na alon nitong Sabado. Patuloy naman ang mahigpit na pagbabantay ng CDRRMC lalo na't biglang bumuhos ang malakas na ulan kaninang tanghali. Patuloy din ang pagbabantay na ginagawa ng CDRRMC dito sa aking nasa likuran. Ito kasi yung waterway ng NIA. Dito raw kasi bumabagsak ang tubig mula sa may Cavite papunta rito sa may Santa Rosa, Laguna na nagiging dahilan daw ng pagbabaha sa kanila. Kung inyong mapapansin, nauna ito, crack lang ito last month. Pero ngayon matapos ang habagat na naman, may bahagya itong bumuka at kinatatakot nga nila na baka daw ito ay bumigay na at magbara rito. Bukod riyan, baka rin na ang bahay doon na may sa doon naman sa may kabilang side ay baka malaglag na nga rin dito sa may waterway. Jessica? Okay, ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, Jay Sabale.